Apat na buwan pa bago magsimula ang opisyal na araw ng pangangampanya para sa darating na eleksyon. Pero abalang-abala ng ilan nating kababayan sa kaliwat kanang order ng mga politiko. Ano-ano kaya mga ito? Silipin natin mga negosyong patok kapag panahon ng eleksyon. Mga kababayan, narito na ang kongresman ng bayan. Isa si Pocholo Gonzales sa mga nakakatikim ng masaganang kita tuwing nalalapit na ang eleksyon. Bukod kasi sa pagiging voice talent, nagmamay-ari rin siya ng production house na gumagawa ng mga jingles at advertisements para sa kampanya. Alam mo, pag election kasi parang piyesta yan eh. Tinuturing natin mga Pilipino na piyesta ang election, lalo na maraming kasiyahan. So kasabay ng kasiyahan na yon, kailangan yung mga kandidato gumagawa rin ng mga bagay na ikasisiyan ng mga botante. Sa Mayo pa ang election, pero ngayon pa lang, abala na si Pocholo sa paggawa ng mga kanta para sa kliyenteng politiko. 50,000 hanggang 100,000 piso kada jingle ang kita rito ni Pocholo. All in na raw, mula sa paggawa ng lyrics, renta sa studio at ang paglapat ng original na tugtog. Pag walang eleksyon, usually mga 5 to 10,000. Pero kung may eleksyon at may halalan, 15, yun lang. So ganun lang kaliit din yung nilalaki. Ito po si Christina Lazo, nag-uulat para sa reaksyon.